guys, sa gabing ito, marami pong nanood sa atin at hindi ko mabasa lahat kasi po limitado ang ating oras, but I believe sa gabing ito, tayo patuloy na pagpalain na ating Panginoon Diyos. So last Sunday, kasi po ito yung topic series po natin about developing a good culture mindset, then subtopic sa gabing ito is how to get wealth. So, how to get wealth? So, ibig sabihin, pag sinabing wealth, hindi lang pinag-usapan dito yung physical wealth, financial wealth, emotional wealth, maging sa spiritual wealth. No? Applicable po, pag sinabing kayamanan, hindi lang tumutukoy sa pera, hindi lang tumutukoy sa mga bagay-bagay, tumutukoy na meron ito sa ating spiritual life. So, ang mahalaga sa lahat na tayo ay mayaman sa spiritual, kasi pag tayo mayaman sa spiritual, mayaman sa ating mga kaisipan at sa ating pananaw sa buhay, sa ating mindset, susunod na po yon yung mga material na bagay. At of course, yung financial na bagay na ipatulog sa atin ng Panginoon. So, mabilisan lang pong review sa ating topic last Sunday about change. Yung number one is change our mindset. So, number one talagang kailangan mabago sa ating isip kung gusto natin makaranas ng matinding pagpapala mula sa ating Panginoon. Ang una po ay dapat natin baguhin ang ating pananaw sa buhay. Baguhin natin ang ating mindset, yung ating culture system, o yung tinatawag nating perspective sa buhay. Yung pananaw sa buhay na kailangan ang ating pananaw positibo, ang ating pananaw ay agresibo, and then, kasi po, sabi nga natin na kung hindi po unang umaasinso ang ating pag-iisip, malabo po rin po umaasinso ang ating kabuhayan, yung ating material na bagay. Kasi nakadepende po yan sa mind eh. Nakadepende po yan sa isip. Kung wala ka namang plano na gano'n, na umunlad ang buhay. So, kuminsan kasi mayroong nagpaplanong umunlad, pero minsan hanggang plano na lang talaga. Walang aksyon. Kailangan magkaroon ng tamang pagbabago ng buhay. Sinabi nga yan sa Romans chapter 2 verse 12 verse 2, "Be not conformed to this world but be transformed by the renewing of your mind. If what is that good and perfect and acceptable will of the Lord." So kailangan magbabagong isip natin. Na kailangan kung ano yung sinasabi ng Panginoon dapat nating paniwalaan. Okay, pangalawa na dapat nating baguhin para tayo lubusang pagpalain ng Diyos ay kailangan we will think positively. Napakalaga yung nag-isip tayo ng palaging positibo kaysa palaging hopeless. Diba? Tayo mismo ayaw nating makikinig ng mga salita na parang hopeless na tayo. Lalo na tayo ngayon nasa gitna ng pandemic pa rin. So maraming mga problema, maraming hinaharap ang mga tao, ang ating gobyerno. So, maraming naliob sa trabaho, marami din pong humihina ang kita, walang kita. Kaya dapat tayo positibo. Kasi kung dagdagan pa natin ng negatibo, talagang mauwi sa depression sa maraming tao. Mauwi sa anxiety hanggang sometimes taka tayo kung bakit maraming mga tao na gusto pa nilang tapusin ang buhay nila kaysa sila ay mangarap o kaysa sila ay umasa pa. Kaya importante yung positive thinking because what you think is what you have. Okay, then number three, avoid being so much religiosity or religious. Yung pag sinabing avoid so much religious na wala naman masama na talagang ano tayo, devoted tayo kay Lord. No? Pero ang problema kasi, kumisang narasa natin na palagi tayong nagpa-pray kay Lord. Walang masama, hindi natin kinukontra yun na prayerful talaga tayo at dapat talaga. Kaso lang, ang problema natin, matindi tayo manalangin pero kulang tayo sa aksyon. So, may kulang doon. Hindi mali ang manalangin pero may kulang. Ang kulang, walang aksyon. Kailangan may aksyon kasi sinabi sa James yun eh, faith without work is dead. Ang pananampalataya na hiwalay sa gawa o walang gawa, walang resulta or patay. So, siyempre, walang resulta, sabihin, patay.
patay ang pananampalataya. So, importante na sabayan natin ng panalangin at sabayan na ang ating panalangin ng aksyon, ng diskarte. Diba? Okay, so tuloy tayo. Dito tayo nagtapos last Sunday. Number 4. Don't be so ignorant of the working principle. So, medyo mabigat itong statement ito. Pero, anong ibig sabihin ng don't be so ignorant of the working principle to get well? Kasi nga, hindi naman talaga automatic na kahit gusto natin mangarap tayo na hindi tayo gagawa. Ang ibig sabihin niyan, wala namang saysay yung mataas din ang rate ng ating faith, ng ating panampalataya. Kaso lang, akala natin, mangyari ang ating pinapangarap, mangyari ang ating inaasam-asam na wala ka namang ginawang aksyon. Ibig sabihin, nagtamad-tamaran tayo. Wala akong nakitang taong umasinso sa sobrang katamaran. Masakit man pakinggan natin, kapatid, pero itong totoo, ang mga taong tamad, nagtihirap talaga. Ang mga taong tamad, nagugutom talaga. Kasi nakalagay din sa Bible eh, ang taong tamad, huwag pakainin. Mismo si Lord nagsasabi. So, kasi bahagi na yan sa buhay ng tao na mayroon kang gagawin eh. Hindi automatic na kahit manampalataya tayo, na kahit Kristiyano tayo, nagpa-pray tayo, automatic na darating yung blessing, agad-agad o automatic. Yes, we believe in miracle. Hindi natin inalis na God is a God of miracle. But normally, when God uses us, when God bless us, He use us to be a channel of that blessing. Kaya nga si Lord, ginawa niya ang mundo Monday to Friday. After 7 days, nagpahinga siya. So si Lord, makita natin siya, He is a working God. He is a God of hard working. Ang Diyos hindi tamad. Ang Diyos masipag. Mula Lunes hanggang Sabado, wala siyang pahinga. Nagtatrabaho talaga siya. 7 araw siya nag-rest. Tayo minsan, kung lahat ng araw puro pahinga tayo, hindi umasa tayo na i-bless ni Lord. Hindi mangyari yon. Katulad ng sinasabi ko, kapag si Lord nagbigay ng blessing na ulan, ano bang purpose ng ulan? Para makapagtanim tayo ng mga halaman, mga pananim natin sa lupa. Halimbawa, example lang, meron kang lupa. Si Lord nagpadala ng ulan, nagpadala ng init, hangin. Pero ang nangyari, nagpe-pray tayo, Kristiyano tayo, pero hindi tayo nagpungkad ng lupa. Kahit meron kang sariling lupa. Kaya pagdating sa ulan, pagdating sa init, ang tumubo, damo lang. Hindi makakain ang damo, pagkain lang ng hayop yun. So wala tayong maani. Damo lang ang tumubo kasi si Lord nagpaulan, nabuhay yung mga damo. Pero walang tanim, walang fruta, walang vegetable. Pero yung kapitbahay natin, unbeliever, di ba? Example, unbeliever to, hindi ito nagpe-pray, pero masipag siya. Pagdating ng ulan, nag-araro agad, binungkal ang lupa at naghasap ng buto. And then, pagdating ng anihan, sino po ang nakakaan? Pareho sila may lupa, yung unbeliever may lupa, yung Kristiyano may lupa. Ay, problema lang, ang pagkaiba ng dalawa, yung believer nagpe-pray kay God. Humihingi kay Lord. Yung unbeliever, hindi humihingi. Basta alam niya, pag magtanim siya, mag-aani siya. Ang tanong doon, pagdating ng anihan, sino nakaani? Yung bang Kristiyanong nagpe-pray na hindi nagtanim? O yung Kristiyanong hindi rin nagpe-pray pero tatanim? So, ang makapag-ani, yung unbeliever na hindi nagpe-pray pero nagtatanim siya. Kasi, yung principle of sowing and reaping, normal yan eh. Normal na yan. Created na yan ng Panginoon. Na ibig sabihin, habang may lupa, dapat magtanim. Habang may isda, may makuha isda. So, kaya ngayon na ibig sabihin, do not be so ignorant of the working principle. Na automatic lang, uunlad ang buhay natin kahit nagtamad-tamaran tayo. Hindi ho mangyari po talaga. Kahit anong gawin mo, hindi mangyari. Kahit pa nagpe-pray tayo. Wala namang question doon sa prayer eh. Ang question doon,
Hindi kasi tayo gumagalaw, hindi tayo kumikilos. So, walang nangyari. Kahit anong ulan ng ulan, anong taba ng lupa, hangat di mo bungkalin at hasika ng buto, walang tutupo, walang makain tayo. Yun ang principle dyan. Ibig sabihin na, kailangan, kung gusto nating mananagana sa buhay, kailangan natin ng sipag. Kasama yan sa sipag. Kahit anong gawin mo, magtatrabaho, magninegosyo, or anumang gagawin mo, magtatanim, mag-aalaga ng mga hayop, kailangan ng hard work. Hindi automatic na Kristiyano tayo, automatic umuunlad ang buhay natin, wala tayong gagawin. Okay? So number five, kailangan, ito, mabasa natin, sa ating pagpatuloy, basahin ko yung proverb. Maganda yung proverb. Chapter 13, verse 11. Wealth gained by dishonest will be diminished. But he who gathers by labor will increase. Malino, no? Proverbs 13:11. Wealth gained by dishonest will be diminished. No? Ang kayamanan daw na sa pamagitan ng hindi magandang pamaraan or sa masamang pamaraan ay mawawala. Ngunit ang nag-iipon at nagtatrabaho, siya ang pagpapalain ng Diyos. Siya ang mananagana. Right. Malinaw yun. So, hindi ko ito salita. Salita ng Diyos, pag masipag tayo, actually nga, sa atin bilang mga anak ng Diyos, napakalaking pabor yun. Kasi kakampi si Lord sa atin, dahil anak tayo ng Panginoon. Pag nag-perfect po tayo, with action, siguradong may mangyari. Pero pag nag-pray tayo, pero hindi tayo, wala tayong action, wala tayong gagawin, walang mangyari. So, matatalo lang tayo sa mga unbeliever na hindi nag-pray. Kung minsan, hindi kumikilala sa Diyos, pero the natural principle ay nag-ooperate na habang may lupa hanggang may ulan, tutubo talaga ang mga tanim sa lupa kapag may tubig. Okay? So, kailangan huwag tayong magpapaning lang dyan. So, panglima, believe in God and believe in yourself. So, Awit chapter 24, ang sabi dito, Awit 24, verse 1 and 2, the earth is the Lord and all its fullness, the world and those who dwell therein. For he has founded it upon the sea and established it upon the water. So malinaw sa verse na ito, sa Awit 24, verse 1 and 2, na si Lord ang gumawa ng lahat ng bagay sa mundo. Kasama ang kayamanan, kasama ang lupa, langit, kasama ang buhay natin. God owned the world. God created the world, the foundation. God founded it upon the sea and established it upon the waters. Kaya magtataka tayo, bakit may lupa sa gitna ng dagat? Diba? Sa lalim-lalim ng dagat, pero bakit may lupa? May mga pulo. That is one of the wondrous creation of God. Na pinakita niya na tayo, wala tayong pwedeng pagmalaki sa Diyos kasi lahat ng bagay na meron tayo galing sa Diyos. Kung wala si Lord, wala tayo. Diba? So gusto ipakita dito ng Panginoon na ako may-ari anak sa lahat ng bagay. Kaya kung ako may-ari, kaya ko kayong pagpapalain. Kaya ko kayong pasasaganain. Basta susunod kayo sa akin mga salita at susundin ninyo ang aking mga salita. Yan ang sinabi niya doon sa Job chapter 36 verse 11 and 12. Na ang mga sumusunod sa kanya, lalo yung pinagpala. Ngunit yung hindi sumusunod, lalong napapahamak sila. So kailangan maniwala tayo sa Diyos na ang Diyos ang may-ari ng lahat at ginawa na ng Panginoon lahat ng mga blessing na kahandaan na para sa atin. Ang kailangan na lang, gagawin mo ang part mo. Ano ang part natin? Kung magsasaka ka, magtanim ka, magbungkal ka ng lupa. Maglinis ka ng lupa. Kasi ang trabaho ni Lord, magpapaulan, magpapahangin, magbibigay ng inip, tubig. Siya si Lord nagbibigay ng binhi. Si Lord nagbibigay ng lupa para masikat ng buto. Diba? Kaya sabi ko kanina, kahit anong laki at taba ng lupa, kung hindi mo bungkalin, tatanim ng buto, walang mabuhay, walang magkain. The same principle. Maniwala tayo sa Diyos na ginawa ng lahat ng bagay, i-prepare ng Lord para sa atin.
kailangan lang natin gagawin natin ang part natin. Ang part mo, bungkalin, magtanim ng buto. Kung ikaw isang magsasaka, kung ikaw isang mangingisda, nilagay na ni Lord ang lahat ng klaseng uri ng isda sa dagat. Ang part mo, pumunta ka sa dagat, manghuli ka ng isda. Hindi pwedeng, Lord, sana Lord, yung isda, aakit na lang sa bahay namin. At lulutuin ko na lang. Walang ganun. Ang trabaho ni Lord, gumawa ng dagat, nilagyan ng mga halamang dagat, nilagyan ng mga isda para pagkain ng tao. So, ang problema natin, hindi tayo nang huli sa isda. Gusto pa natin si Lord pa manghuli ng isda para sa atin. Hindi na trabaho ni Lord yun. Ang trabaho niya, nag-produce siya ng mga isda. Naglagay siya ng dagat at nilagyan ng isda. Kaya kailangan, ikaw ng part mo yun. Diba? Kung ikaw ay isang mag-alaga ng hayop, baboy, manok, si Lord naglagay na ng manok, ng binhi ng manok at saka baboy, biik, ang iyo, alagaan mo. Gumawa ka ng bahay ng baboy at manok para mag-alaga ng manok. Kung gusto kang kumain ng manok, di ba? Gusto kang kumain ng baboy. Ganun yun siya. Believe in God and believe in yourself. Kaya sabi dito na ang lahat ng bagay galing sa Diyos. So, lalo na tayong mga anak ng Diyos, meron tayong legal rights na tagapagmana talaga at tagasunod, tagatanggap ng blessing ni Lord. Kasi ang ating Panginoon sa langit, siyang ating tatay na puno ng grasya at habag. Basta gawin mo lang yung part mo, mangyayari ang kasaganaan sa ating buhay. Okay? Then number 6, learn to be spiritually strong. Learn to be spiritually strong. Dapat magpakatatag tayo. Ano ba sinabi ng 1 Corinthians chapter 58? 1 Corinthians chapter 58. Verse 58. Ito po nakasulat. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. You see? Ang sabi ng Panginoon, therefore, my beloved brethren, be steadfast, magpakatag at huwag matitina, palaging masagana sa gawain ng Panginoon. Abounding, abundant in the work of the Lord, knowing that your labor in the Lord is not in vain. So kapag pinag-usapan natin ng trabaho sa kingdom of God, hindi po tayo manghihina. Hindi po tayo manghihina yan. Na nagbibigay tayo kay Lord ng oras, nagbibigay tayo kay Lord ng panahon, effort, lakas, even resources, para magawa natin po yung utos ng Panginoon na humayo kayo at gawin yung lagad ko ang buong daigdig. Bautismuhan sila sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At sabi ni Lord, hanggang sa dulo ng mundo, kasama niyo ako. So, learn to be strong. Sa panahon ngayon ng pandemic, maraming Kristiyano hindi pa nakabalik sa Panginoon. Nakakalungkot na tayo ay nagpapaapikto sa pandemic. Mga kapatid sa Panginoon, I will encourage you. Do not allow COVID-19 will stop your faith in God. Do not allow COVID-19 or pandemic will stop your ministry and your commitment in doing good in the sight of God. Huwag mong pahintulutan yan na kung hindi nag-pandemic, hindi ka mawala sa Panginoon. Nakakalungkot yung ganung balita na maraming Kristiyano hanggang ngayon di pa nakabalik. Di pa nakabalik magsimba dahil sa takot ng COVID-19. Kaya yung ministry nila, pinabayaan na lang. Nakontento na lang sila sa mga
sa pag-stay sa bahay. Bagamat meron tayong mga live streaming, pero kulang pa rin ito. Hindi pa rin ito sapat. Mas maganda pa rin talaga yung face-to-face. Ang ating gobyerno lumuluag na ngayon. No? Paluwag ng paluwag na po tayo. Marami ng mga tao lumalabas sa bahay. Bukas na ang mga business sector. Ang dami ng mga pumapasok sa trabaho. Ikaw na lang yung kapatid. Ikaw na lang yun na nagtatago sa bahay. Hindi ko maintindihan kung bakit hanggang ngayon ayaw mo pang magsimba, ayaw mo pang pumunta sa church para makipag-fellowship. Ang sarap magsimba kay Lord. Marami tayo na Kristiyano pinabayaan ating mga silgo. Kaya marami tayong i-rescue ngayon na ultimong leader sa church, ultimong mga Kristiyano, kailangan pa nating i-rescue dahil nga sila nanghihina. Alam mo, hindi po kasalanan ng Panginoon kung nanghihina tayo. It's your fault. At lalong hindi kasalanan ng pastor kung bakit nanghihina ka. Kasi ang pastor mo, pilit kang abutin. Pilit kang inabot. Na kahit sa lakda, sa gitna ng COVID-19, hindi ka manghina sa panampalataya. Kaya, pilit ni pastor na abutin ka sa pagitan ng mga online cell group, online mentoring, online preaching, mga digital platform of ministry, ginagawa ng pastor mo, pastora mo, para kahit may lockdown pa dyan sa barangay nyo, makapakinig ka pa rin ng isa ka ang Diyos. At dahil ngayon, unti-unti nang lumula ang ating gobyerno, kailangan lalabas na tayo sa ating mga tahanan at pumunta tayo sa church. Marami tayong mga pagsamba, mga local sa atin, open na po ngayon. Mayroong mga first, second, third service, mamili ka na lang kung anong oras ka pumunta. At pinaiksi po natin ang pagsamba natin. Almost 1 hour na lang po and 15 minutes of time. No? Para hindi po tayo masyadong magstay ng matagal sa church. At of course, observe pa rin tayo sa social distancing. Face mask, face shield, disinfectants, lahat ng mga health protocol ginagawa natin just to abide the laws of the land. Kaya I encourage everyone na we need to be strong in the Lord. Do not allow to weaken your faith because of the crisis that is hampering in our world today. Masyadong mababaw ang dahilan kung sabihin natin ang hina tayo dahil sa crisis o kaya nawala ka sa ministry, nawala ka kay Lord dahil wala ka ng gana. Wala ka ng ganang makinig, wala ka ng ganang magsimba. So, nakakalungkot po ganun mga balita. Kaya guys, sa gabing ito, I always encourage sa atin na magpakatatag. Pang-pito, learn new things about digital platform of doing our ministry, doing our work. Diba ngayon, uso po ngayon talaga, kaya nga sabi ko, nandito na po tayo sa digital world. Dati, ang internet hindi pinapansin. Ang internet dati hindi basic need. Pero ngayon, basic need na ang internet. Hindi na pwedeng wala kang internet talaga or wala kang data. Kasi lahat ngayon online. Schooling online. Work online. Business online. Ministry online. Mentoring online. Communication online. So, kung hindi ka mag-adapt ng mga digital platform, kung paano gamitin yan, ikaw na lang yung mabihayin sa lahat. Kaya ngayon, sabi ko nga ngayon, wala na pong malayo at malapit pagdating sa Panginoon. Wala nang mahirap pag-win soul kahit saan siyang lupalop ng mundo. You can win them. We can connect them to Christ because as long that there is internet and you have a cell phone in your hand and you have the data, you can connect to them and encourage them to attend the cell group, the worship, online, and also the mentoring. So ano pang dahilan na hindi ka matuto? So kailangan mag-learn tayo. Dapat adaptable tayo, kapatid. Dapat adaptable tayo. Adjustable tayo. Dapat madali tayo maka-adapt ng panahon, maka-adapt ng mga sitwasyon. Dapat natin maunawaan na dati kailangan ka pumunta sa bahay na gusto mong i-share ang gospel, gusto mong puntahan, masaya ka pa. So, hassle.
dati, magasto. Pero ngayon, lalong pinamadali or I mean pinabilis ng Panginoon. Kasi kahit saan siya, mag-anak mo, kaibigan mo, kaklase mo, kaya mo siyang abutin through social media. Viber, Messenger, video call, text, calling, kung saan, chat, lahat ng means of communication, kaya mo silang abutin. So, paano natin masasabing mahirap mag-evangelize ngayon? Eh, through digital platform na nga ang ministry. So, kailangan flexible tayo, adaptable tayo sa paggagawa natin ng ating ministry. Diba, dito sa ano, mabasa po natin, Isaiah 43 verse 18 to 19. Gusto kong basahin po itong verse. Napaganda po itong verse nito. Isaiah 43 verse 18 to 19. Do not remember the former thing, nor consider the things of old. Behold, I will do a new thing. Now it shall spring forth. Shall you not know it? I will even make a road in the wilderness and a river in the desert. Ang lino ng salita ng Diyos. Masabi niya, do not remember the former thing. Huwag mo nang isipin yung nakaraan, tapos na po yung face to face ng unang mga panahon, no? Na kadalasan. Bagamat ngayon, mayroong mga online, pero dahil umuunti-unting lumuwag ang ating government, pwede na rin po mo face to face. Kalimutan mo ang nakaraan. Kung ano ma ang failure natin, okay lang yun na na-fail tayo. Huwag ka lang subuko. Huwag ka lang bumigay at bumitaw sa mga. So, nor the things, nor consider the things of old. Behold, I will do new things, sabi ni Lord. Gagawa ko ng mga bagong bagay. Now it shall spring forth. Na ito'y lulutang, ito'y magpakita. Hindi mo ba ito alam? I will even make a road in the wilderness and rivers in the desert. Ano ibig sabihin ng road in the wilderness and water and river in the desert? Ibig sabihin, kahit ang buhay natin tila parang tigang na lupa na walang tubig, kayang palambutin ng ating Panginoon ang ating buhay na parang tigang, na parang walang pakinabang natin. Kayang gawin ni Lord na maging blessing, maging fruitful. At kahit sa tigang na lupa o parang sa gitna ng valley or wilderness, parang walang tubig. Pero sabi ni Lord, kahit desert niya, kaya ko yang padadalhan ng rivers of water. Ang buhay mo ba parang tigang na lupa? Dry na dry ba ang buhay mo? Huwag kang mawala ng pag-asa, kapatid. Kayang palambutin ni Lord, kayang magpadala si Lord ng agos ng tubig sa buhay. Ibig sabihin, there is still hope in Jesus Christ, even if we are in the midst of crisis today. Now, kailangan po nating huwag tayong magbabad sa mga nakaraan natin. Diba? Huwag nating isipin yung mga failure natin. We need to move on. Sabi ko nga, madalas, failure is not wrong. Failure is a part of your success. You cannot see you are successful if you are not passing through difficulties in life. Manalas kong sinasabi, paano masabi yung matibay ang bahay kung hindi dinaanan ng bato? Paano natin masasabi matibay ang bahay kung hindi dinaanan ng lindol? So, hindi madali ang buhay. But I tell you, friend, my brother and sister, whatever difficulties and situation in your life, God can make a miracle for you if you believe it. So, the last one, learn to create wealth through digital platform. Pag sinabing learn to create wealth, pwedeng magtrabaho, pwedeng magnegosyo, kung ano-anong mga business na gusto kong pasukin dahil nga walang trabaho. Maraming walang trabaho, nali-off sa trabaho, o yung nag-close ang company. So, what will you do? Kung nagsirado ang mga company at maraming walang trabaho kaysa may trabaho. So, ikaw tayo mismo,
We will create our own business. We will create our own work. Kahit ano pa yan, papasukin natin. Huwag tayong matakot na malugi. Kasi kung natatakot yung malugi, hindi ka nasusubok. Paano na lang kung hindi ka susubok, eh wala nga mapasukan. At kailangan natin kumita. Kailangan sa panahon ito ng pandemic, dapat tayo maging creative. Guys, dapat tayo maging creative. Ilalabas yung ating creativity. Yung ating creativeness. Yung ating pagiging resourceful. In life. Yung pag sinabing resourceful, madiskarte. Nagawa ng paraan. Wala na sana, pero nakagawa siya ng paraan. Kaya nasolusyon na. Dapat tayo creative and resourceful. Panong ito. At dapat din tayo magiging productive at fruitful. Isipin natin. Paano ang buhay natin kung tayo ay naghihintay na lang kung anong mangyari? Kuminsan umasa na lang tayo sa tulong ng ibang tao. O kuminsan umasa tayo sa prayer. It is good to pray. Kuminsan nga umasa na lang tayo sa tulong ng gobyerno. Well, it's nothing wrong sa lahat ng bagay. The government is willing to help. The Lord is willing to provide. Actually, gi-provide na nga ni Lord 2,000 years ago. But ang kulang, yung part mo hindi mo ginawa. So learn to create wealth. Kung walang mapasokan, magdegosyo ka. Magtinda-tinda. O kung ano-anong pwedeng gawin, magtatanim, mag-alaga ng ayon. Dumiskarte. Kaya nga doon lalabas yung creativeness, resourcefulness, at saka yung productiveness, at saka yung ano, yung maging fruitfulness. Napakalaga po yun. Hindi po sapat na tayo manalangin na. We will enter into digital platform. Napakaraming business ngayon online. Napakaraming pwedeng pagkita online. Mayroong mga walang kapital, mayroong din mga may kapital. So, I encourage everyone na huwag tayong mawala ng pag-asa tayo. So, sa tingin mo, tapos na ang buhay natin dahil sa walang mapasukan, walang magawa, nagkakamali tayo. Nagkaroon tayo ng maling mindset habang may Diyos, may pag-asa. Habang may lupa, may mabuhay na mga. Habang may dagat at tubig, may isip. Habang may hangin, makahinga. Habang may lakas ka, makagawa ka pa ng mga pagkakita. Whether trabaho, whether magtatanim, mag-alaga, mag-ayop, or mag-digusto. Go on, guys. God has something prepared for you. Kailangan lang natin maging open-minded sa mga opportunity. At magsasalisik tayo ng mga pamaraan sa panahon ng crisis. Hindi dapat tayo magpapa-apikto. Sabi ko nga, kung magpapa-ekpikto tayo sa COVID-19, sa pandemic, so manghihina talaga tayo, mawalan talaga tayo ng pag-asa. Kasi nga, sabi natin, ang hirap kumalaw. Lagi naka-pisma, naka-pisyo. Walang masasakyan. Mahirap kumalaw because sa lockdown. Pero alam mo, yan pinupurify ni Lord ang ating. Kaya nga, sa gabing ito, dito ako magtapos at tutuloy natin sa Friday ang karugtong nito, guys. Napakta ito, napakaganda po. How to get wealth or how to become prosperous in all aspects of your life. Spiritually, materially, financially, emotionally. Dapat tayo, hindi tayo makontento kung ano lang ang ating ginagawa. Dapat tayo maging productive, maging creative, maging resourceful sa panahon iba ng pala. So ako'y umaasat na nalangin ang misaya ng Panginoon sa gabing ito ay nakapagawa sa akin ng encouragement na laban lang kayo. Laban lang. Fight the good fight of faith. Do not stop. Do not be discouraged. Just go forward. Because one day you will see your success. One day, you will reap your happiness.
you will not go tired in doing good. Yan ang sinabi ng Panginoon. So sa gabing ito, guys, ang kapatid, kung ikaw may makaramdaman, may mga sakit, may mga problema, may mga suliranin, may mga kabigatan sa puso, may mga hinanakit, may mga sama ng loob, hindi mapakali, may takot sa puso, mayroong negative mindset, o anuman ang problema mo ngayon, nahirapan ka man, nagalilangan ka man, gusto kong sabihin sa iyo, guys, mahal na mahal ka na. Kahit sino ka pa, ano pa ang sitwasyon mo sa buhay, still the Lord watching you and still the Lord listening your cry or the cry of your heart. Just come closer to Him. Believe in God. Trust Him. Everything that you do, in every situation in life that you are facing, because God is still God of love, mercy, and then. So, manalangin po tayo sa gabing ito. Father God in heaven, maraming salamat po, Panginoon mo, na narinig namin ang iyong mensahe ng pag-asa, mensahe ng pag-unlad, mensahe ng pag-asinso. Nalangin ko, Lord, na hindi lang kami umasinso sa financial na bagay o sa material na bagay. First of all, Lord, uunlad kami spiritual. Mag-grow kami, Panginoon. Makapag-grow kami sa aming ministry. Makapag-grow kami sa aming sa mga churches na iniatang mo sa aming balita. Sa aming mga cell group, sa aming mga ministry, lahat, Panginoon, dalangin ko, pagpalaan mo kami lahat. Ipuin mo ang lahat ng may sakit, na ulo hanggang talampakan, at sila ay makaranas ng bala at kagalian mula sa iyo at makaranas ng pag-asa na galakan sa puso because of the word na narinig ko namin sa gabi nito. Maraming maraming salamat, Lord. Patuloy mo kami ingatan sa pandit. Patuloy mong i-provide, Lord, aming mga pangilang. Spiritually, emotionally, physically, materially, and financially. Maraming maraming salamat po sa Spirit sa Kapitid. Ma-recognize you na kayo po ang kasama ng Tanan. Without you, we can do nothing. Thank you so much, Lord, for the great opportunity na binuksan mo ang aming isip, Panginoon, na hindi kami mawala ng pag-asa sa gitna ng crisis. We know na hindi mo kami iiwan at hindi mo kami bayaan. Kaya nagtitiwala kami sa inyo. Nabalik po namin sa inyo, Lord, Ama, Alam ni Jesus ang lahat ng pagsamba, papuri, karangalan, at kulatian, at pasasalamat sa mga pamirihan ng pangalan ni Jesus. At lahat ay magsabi ng Amen. Guys, thank you. Huwag natin kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel para updated po tayo sa ating mga videos. God bless you and giving our tithes, offering, and helping the ministry of God is an act of worship to Him. For it says in 2 Corinthians chapter 9, verse 6-7, the point is this: whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows bountifully will also reap bountifully. Each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion. For God loves a cheerful giver. If you have been blessed by the Lord through our ministry, you may give or donate your offering through the following. A blessed day, fellow Miracleans. Let us elevate our faith by attending these great opportunities and experience God's goodness in our life. Sunday worship services that starts at 8 a.m., 10 a.m.,
and 2 p.m. Our regular Tuesday cutting-edge leadership training and Friday mentoring with Bishop William August at 7 p.m. via Facebook Live stream. Special training with Bishop William August every second and fourth Saturday of the month. Come and join us on December 6, 2020 on our MOF 32nd anniversary and let us together celebrate God's faithfulness.